Isang bagong araw muli, inyong bati, Panginoon ng sangkatauhan. Pag-asa na buhat sa inyong kabutihan, aming dadamhin sa pagdaloy sa aming buhay. Sa ilang saglit ng pananahimik, idulog natin sa Diyos ang ating dalangin. Blessed be the name of Jesus, the name above every names. Praise be to the Son of the Most High God. We praise you, Jesus. We lift up your name. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name. Thank you.
Beautiful.
Jesus, your name.
sa puso at nag-iisa lamang. Walang ibang sasambahin, pinasasalamatan namin kayo, Panginoon, ang aming natatanging Diyos. Purihin ang Panginoon. Psalm 90, verse 12. Teach us to use wisely all the time we have. Turuan niyo po kaming magpakatalino sa paggugol ng panahon na ipinahihiram niyo sa amin. Youth and life. Dear Lord, we thank you for life. We thank you for every moment, every period, every season of life. Turuan niyo po kaming pahalagahan ng panahon at ngayon, imulat niyo ang aming mata sa inyong magandang layunin sa bawat oras, bawat sandaling ipinahihiram niyo sa amin. Be our preacher, our speaker, our healer, our friend. We seek you, Father, in the name of Jesus, your Son, our Lord. Ecclesiastes 11, 7-8, nothing on earth is more beautiful than the morning sun. Even if you live to a ripe old age, you should try to enjoy each day, because darkness will come and will last a long time. Nothing makes sense. Here, the morning sun is a symbol of youth. And Ecclesiastes says that the best time of life is youth. It's good to be youthful in age, in attitude, in outlook. Youth is the most wonderful time in life. And youthfulness makes any time of life wonderful. Kaya mahalaga na mayroong youthful attitude ang tao, hindi bata pa lang ay isip matanda na sobra, because you have all the time in the world to be old anyway. So take your time and be young when you are young, and you let the young people be young and be youthful. Because darkness, which really means death, will come. Ecclesiastes says, enjoy each day of life, of youth, of old age. Live while alive. You have your correct time to die. So habang buhay pa, dapat mabuhay talaga ng todo-todo. Ecclesiastes 11:9, be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. So the admonition is to be cheerful, to be positive, to be light-hearted, to look for what is nice, true, beautiful, enjoyable, delightful in life. This, of course, is an encouragement to enjoy life beginning at youth, to do enjoyable things, and to find pleasure in details of life. And then the verse continues, but don't forget that God will judge you for everything you do. This verse, this line, is often misread as a contradiction to enjoyment. Para bang sinabing, be cheerful, enjoy life, magpakasaya ka, pero matakot ka sa Diyos, huhusgahan ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa. E di parang hindi rin sinabing mag-enjoy ka, kung talagang ibig sabihin nito ay matakot ka, dahil huhusgahan ka. So this is often misread as a contradiction to enjoyment, a warning against enjoying too much, and a push for over self-denial and sacrifice. Pero ito ba talaga ang sinasabi ng verse? Para bang
yung maraming mga churches, magre-retreat sa magandang-magandang lugar, may resort, mayroong swimming pool, tapos walang swimming kasi puro dasal. Kasi puro praise and worship at kantahan. Nagpunta pa daw sa lugar na may swimming pool. O kaya magre-retreat pero umagang-umaga pa lang, dasalan na, gabing-gabi na, dasalan pa rin, puyat na puyat ang mga tao, hindi na nila ma-enjoy ang ginagawa nila. It's not really a retreat. So, retreat ba talaga yun? So, sinabi pa talaga ng verse, mag-enjoy ka, tapos natakutin ka pala. Earthly life was given by God, tapos tatanggalan tayo ng earthliness. Does it follow? Meron bang sense yung ganung reading of Scripture? But to go on, Ecclesiastes 11:10, kasunod nung sabi, God will judge you for everything you do. Biglang sinabi, rid yourself of all worry and pain because the wonderful moments of youth quickly disappear. So, idiniin muli na huwag kang masyadong matakot, huwag kang mag-alala, huwag mo isipin yung mga kung ano-anong mga negative things dahil sandali ka lang bata. Pag bata ka lang o bata ang iyong attitude, doon ka lang nakahanda, nakalinya, na mag-enjoy ng maraming bagay, so huwag mo na munang isipin agad-agad. Huwag mo na munang itanim sa isip mo ang lahat ng mga bagay na nakakatakot, nagbibigay ng hirap ng loob. Kasi bata ka pa, samantalahin mo lang yan. Pagtanda mo, hindi ka nababata muli. So this verse 10 reinforces the commendation for enjoyment, actually. And it reinforces youthful abandon of worry and pain to enjoy life. This verse then reinforces the teaching to enjoy life as much as possible. So what is judgment about? Ano yung tinutukoy na judgment ni Solomon? Na remember that for all of these things, God will bring you to judgment. Judgment is not just about bad deeds, but also about good, nice deeds that remain undone. In other words, hindi ka lamang huhusgahan dahil sa ginawa mong mali. So, takot na takot ka tuloy magkamali. So, wala ka nalang gagawin. Pero husgahan ka rin sa mga bawat magaganda at mabubuting bagay na dapat ay ginawa mo, nalasap mo, na-enjoy mo, tapos hindi mo na-enjoy. Sinayang mo ang pagkakataon, sinayang mo ang kabutihan ng Diyos. Parang dinala ka sa buffet, tapos hindi ka kumain. Niragaluhan ka ng laruan, hindi mo pinaglaruan dahil baka masira sa takot mo magkamali. Ganun ang nangyayari sa buhay ng mga taong sobrang serious sa pagiging relihiyoso. Sa takot magkamali, wala na lang ginagawa, isang malaking pagkakamali yung hindi mo gawin yung tama, yung masarap, yung maganda, dahil regalo yon ng Diyos. Dapat ang taong makalaya sa napakaraming tali na inilagay ng conservatism, ng religiosity, tuloy pumipigil sa atin sa paggawa ng masasarap at magagandang bagay dahil minasama na natin ang pag-enjoy. Parang kung maka-Diyos ka, bawal sumaya, bawal mag-enjoy. Ecclesiastes 12:14, God will judge everything we do, even what is done in secret, whether good or bad. So lahat yun. Hindi lamang ang pagtimbang sa atin ng Diyos, yung may ginawa ka bang mali, kundi may ginawa ka bang masarap, maganda, tama, na inilaan ko para sa'yo, nilikha kita para dyan, nilikha ko ang planeta para dyan, tapos hindi mo ginawa, edi sinayang mo ang gift of life. Solomon is not called the wisest man ever for nothing. Binigyan siya ng Diyos na superior na karunungan, kaya marapat siyang dinggin. Sa katunayan, kung si Jesus ay nagturo ng kalayaan, ng paglasap at pag-enjoy ng buhay sa New Testament, itinuro ni Jesus, ang counterpart niya sa Old Testament is really Solomon. Pinakamarunong, kaya ang kanyang pagtuturo ay dapat bigyan ng pansin at marami siyang pinalaya ng mga diwa na dati-rati, bago pa siya nangaral, ay itinali ng relihiyon and conservatism yung buhay ng tao para puro pagtitiis, pagdurusa, puro na lang pag-iipon ng points sa langit, pero dito sa lupa, parang wala nang totoong buhay. In denial na, wala nang inisip kundi kabilang buhay, samantalang nandito pa sa lupa. Kung gusto ba naman ng Diyos na sumukabilang buhay ka na, dilalagutin na niya ang iyong hininga. Pero habang hindi pa niya nilalagot, dito ka pa sa lupa, huwag mong kalimutang ikaw, espiritu at lupa magkasabay. At hindi dapat yun masamain. So the teaching says, enjoy your youth, your strength, your enthusiasm. Do not problematize youthfulness. Hindi problema ang pagiging bata. It's a gift. Enjoy being young.
And how will enjoyment happen? By not being too wise, by not being too cautious, and not being too old in attitude. Kaya sabi niyang verse, kalimutan mo yung sobrang pag-iisip. Rid yourself of all worry and pain because the wonderful moments of youth quickly disappear. Huwag kang masyadong magpaka-mature-mature kung hindi ka pa mature. Darating din yun. Sandali ka lang maging bata. At huwag sobrang religyoso, sobrang conservative, sobrang extremist ang pagiging spiritual na parang hindi na nakadungdong sa lupa. Ecclesiastes 7:16, do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Can you imagine this wisdom in Scripture that we seldom encounter? Halos sa ikubli ng mga conservative sa mga mananampalataya yan. Sabi ni Solomon, huwag kang masyadong banal. Huwag kang masyadong matalino. Hindi ka mag-e-enjoy sa buhay. Sisirain mo ang iyong sarili. Pag extremist ka, perfectionist, legalistic, hindi ka mag-e-enjoy at walang mag-e-enjoy na kasama ka. Sasakalin mo lahat ang tao, pipigilin mo sila, sisikilin mo sila, nakabaligtaran ng intensyon ng Diyos na lumikha sa atin. So do not be extremely religious or spiritual. In fact, anything extreme is bad. Kahit extreme na kabaitan, extreme na kabutihan, mga extreme, wala nang balance. Ecclesiastes 7:18, whoever fears God will avoid all extremes. Hindi virtue, hindi katangian na maging extremely conservative. Ano ba yung conservative? Ano ba yung mahilig, halimbawa, sa classical music? Yung classical music ngayon, pop music yun 100 years ago. So kung conservative ka, ayaw mo nung modern, pero yung niyayakap mong conservative idea, nung isinilang yun nung unang panahon, modern din yun nun. Dapat yun naiisip ng tao. The teaching says, old age and physical weakness and death will surely come. Do what you want. Do what you can before you die. Siyempre may hangganan hanggang ang ginagawa mo hindi nakakasama sa iba, hindi mo ninanakaw, hindi mo inaagaw, hindi nakakasira sa'yo at sa kapwa. Do it. May listahan na ba kayo tulad ng iba? Places to visit before I die. Restaurants to visit before I die. Food to eat before I die. Skills to know and master before I die. Kasi sabi ni Solomon, mamamatay kayong lahat, tayong lahat. Mahirap naman yung kung kailan ka naghihingal at nag-aagaw buhay, doon ka pa nagsisisisi kasi wala ka pang nagawa. Napaka-importante na ang buhay dito sa lupa is not all about just saving and collecting heavenly points in eternity. Hindi ka inilagay ng Diyos dito sa lupa para wala ka nalang isipin kundi langit. Kasi kung gusto niyang nasa langit ang utak mo, dadaling ka na niya doon. Nandito ka pa, kaya dapat nag-iisip ka pa rin ng pagiging makalupa at hindi mo dapat masamain ng pagiging lupa sapagkat ideya ng Diyos na ang lupang katawan na ito ay samahan ng kanyang espiritu at nabuo ang tao. At napakaiksi ng panahon, sandaling-sandali lang na ang espiritu ng Diyos at ang lupang katawan na ito ay magkasama habang buhay lang ang tao. Pag nalagot ang hininga, hihiwalay na yung espiritu, babalik sa Diyos, ang katawan ay babalik sa lupa. Doon ka nalang magpaka-espiritu, talagang pag-espiritu ka na. Pero habang may lupa pang component ang iyong pagkatao, do not deny that and enjoy that even. So it is about living in full, living a full, enjoyable, pleasurable, earthly life. Do not focus on worry and pain. They are concerns of old age. Kaya may mga taong bata pa ang edad pero laging iniisip, worry and pain, nagmumukhang matanda na sila at tumatanda na nga. Pero may mga matatanda ang edad pero youthful ang attitude, cheerful sa buhay, naghahanap lagi ng fun, ng happiness, ng enjoyment. So nade-delay ang itsura ng pagtanda nila at masigla pa sila sa buhay. Pare-pareho lang buhay pero iba-iba ang quality of life. Do not over-mature prematurely. Do not fast-forward old age because you have all the time in the world to be old. Do not rob children of their childhood.
do not rob the youth of their youthfulness. Hindi yung mga bata, gusto mo, wala kakibo-kibo na parang matatandang paralyzed. Siyempre, mga bata malilikot yan, may konti ingay, pero may hangganan, natural, yung hindi na sila nakakaabala ng iba. Siyempre, mga young people, tawanan, masasaya, tapos pipigilid mo, puro shh, shh, shh. Lalo ang kasama mo, mga manang. Ang bata-bata mo, gustong kilos, matanda ka, wala yun sa lugar. Bakit yung aagahan ng pagtanda? May mga magulang tuwang-tuwa, yung anak nila, 11 years old, tapos na ng abugas siya. Gusto mo talaga yon? Yung anak mo dapat grade 1 pa lang, grade 10 na ngayon? Alam niyo, anak ko po, na-advance na naman. Sige, bakit hindi mo patayin ngayon? Dahil mamamatay din yan eh. Advance mo na rin. Hindi mo hayaan maging bata. Yung mga iba kasi mga magulang, sobrang gusto ipagyabang yung mga pag-accelerate ng mga anak nila. But don't you know, na pag sobra silang na-accelerate, naaagawan sila ng kamusmusan. Sa halip na simple pala yung pinag-aaralan nila sa school, may mga konting laro, konting tulog. Nakakalculus na. Gusto niya talaga yun? Anong mapapala niya sa buhay? Kahit matantad na mga diploma yung dingding niya, pero sumaya ba yung tao? Nabuhay ba siya ng buo? O puro na lang yun ang ibig sabihin ng kanyang buhay? God will judge you for how you spent your life. And judgment is also about, did you do good to yourself? Did you enjoy your youth, your life? Kasama yun. Hindi lang laging nagbigay ka ba ng pagkain sa mga gutom? Nag-ayuno ka ba? Naglingkod ka ba sa sangkatauhan? Hindi lang yon, although kasama yon. Pero meron ding, did you do good to yourself? Kasi ang sabi ni Jesus, love others as you love yourself. In other words, with the amount of love you love yourself, then you love others. Huwag mo lang sobrang, sarili mo lang yung love mo, yung iba hindi na. Pero hindi rin yung baligtad na, iba lang ang love mo, tapos sarili mo hindi na. Hindi rin hinihingi sa iyo yun ng Diyos. Kailangan balance. Ecclesiastes 8:15. So I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Nakita niyo ang main doctrine nitong si Solomon, the wisest man ever? You've got to enjoy life. Get the most out of life. Pigain mo ang lahat ng mapipiga mong ligaya para maximum ang iyong kasiyahan. Yun ang kalooban ng Diyos na lumikha. Hindi tayo nilikha ng Diyos para gutumin, para parusahan, para pagtiisin at pagdusahin na siyang misrepresentation ng ginagawa ng maraming conservative people. They paint a wrong picture of God. They make a wrong image of God. A God who is unloving, unkind, unaccepting. A God who is always angry. And a God that has always have to be appeased. But that is not the picture of God that Jesus paints. That is not the picture of God that Solomon paints. Sabi niya, we should get as much out of life as we possibly can. And this is godliness. This is wise accountability. Mananagot ka rin pag hindi mo pinasaya ang buhay mo. Kasi God wants you happy. Ecclesiastes 12:1, keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Again, may negative reading na naman ng marami dito, yung keep your Creator in mind while you are young. Ibig sabihin, oy, habang bata ka, ha? Huwag mo kakalimutan ng Diyos, galit ang Diyos, pagkagalitin ng Diyos, paparusahan ka niya, magpakatino ka, huwag ka magkakamali. That is not what the verse is saying. Keep your Creator in mind. Creator means designer. God designed you. So while you are young, look at yourself and say, how did God design me? And to be faithful to God, to be obedient to God, I should act and move according to the design. So ang mga young people, they design mga children, playful. And to be faithful to God, they have to be playing. They have to be allowed to play. Mga young people, kung ano man yung character ng young people, na natural, yung likas sa kanila, ang ibig sabihin ng obedience to God is to follow the design. Do not contradict it. Mga young people, ang hilig-hilig matulog. Hayaang matulog. Basta't nagagawa nila yung mga schoolwork nila, yung mga responsibility nila sa bahay, hayaan.
Yung mga ibang matatanda naman, killjoy. Pagising nila ng alas 4 ng umaga, gusto lang gising din yung mga young people. Eh, matanda ka na nga, kaya wala ka na itulog. Yung bata gusto pa, tapos pipilitin mo. Baligtad, yung mga young, mga children na ayaw matulog pag tanghali, gusto maglaro, pinatutulog. Pagtanda naman, gusto matulog, ayaw patulugin. Mali, lihis ang schedule. May design ng Diyos. Yung obedience to God, hindi lang ibig sabihin obedience to church rules, hindi lang church, hindi lang obedience to religious dogma and policy. Ang obedience to God, Creator, is by moving, living, acting according to how God designed you. So if God designed you as an artist, obvious yun, ang obedience to God, be an artist. Ang design sa iyo ng Diyos is maging administrator ka, mabusisi ka sa mga detalye, then be an administrator. Yun ang supreme obedience to God. Hindi yung gano'ng kahaba ang buhok mo dahil nasa choir ka, gano'ng kahaba ang palda mo, ilang lupi dapat ang kwelyo mo dahil yun ang religious costume. Hindi yun ang tunay na obedience to God. Obedience lang yun to religious policy. Pero yung Diyos na nagdesenyo sa'yo, meron talagang born dancer, may born singer, born musician, yun ang creator. How will you celebrate life? By obeying God, by being who God designed you to be. And by being who God designed you to be, that's where you can excel. That's where you will be happy. And that's where you can make others happy as well. And your creator designed and made you to enjoy the gift of life. All you have to do is study your anatomy, study your body, study your senses, and you will know that when God was designing you, He wanted you to enjoy life. Kaya binigyan ka niyang mata, huwag mong ipikit, idilat mo para makita mo ang dapat makita ng mata. Binigyan ka niya ng paa, isayaw mo, ilakad mo, puntahan mo ang dapat puntahan na dinisenyo sa inang Diyos. Kasi kung ayaw ng Diyos na maglalakad ka, di ginawa ka na lang niyang bato. Nandiyan ka na lang sa isang sulo, kaya ka nilagyan ng paa. Kaya ka binigyan ng bibig para magsalita. Hindi yung aping-api ka na, sikil na sikil ka na, hindi ka pa kumikibo, eh binigyan ka nga ng bibig. Yun ang obedience to the Creator. Gamitin mo ng tama, sa tama, yung katawan mo na dinisenyo niya. And keep that in mind while young, while able to enjoy. Kaya kuminsan, lugi yung ang aga-aga pa, biglang napalaki na sa sobrang relihiyosong pamilya. Wala nang naranasan. Paglaki tuloy, biglang nagre-rebelde. Ang liit-liit ng utak, ang kitid-kitid ng naiintindihan kasi pinakitid na agad ng conservatism. Nauna na ang isang katerbang bawal. Mamamatay din naman lahat ng tao at pag lahat ay nakalibing na, sino ang talagang nag-enjoy ng buhay? Akala kasi ng iba ang gusto ng Diyos, puro ka lang magtiis dyan, maghirap, magpakasakit. Ganun ba ang Diyos na nakadrawing sa isip natin? Hindi yon ang ipinakilala ni Jesus at hindi yun ang ipinapakilala ni Solomon. Dapat habang kaya, lasapin ang ganda ng buhay because time will come when you could no longer enjoy as much. Ibigin mo man, hindi na pwede. Gusto mo mang lumakad, hindi na pwede. Gusto mo man tumingin sa magagandang tanawin, lumalabo na ang iyong mata. Hindi na pwede. So, do not be possessed by regrets. Pag tayo matanda na, malapit ang bawian ng buhay, huwag nawa tayong puro pagsisisi at panghihinayang sa mga pinalampas na pagkakataon. At kung tayo nandun na ngayon at hindi na maibalik ang buhay, huwag na lang nating pigilan yung iba na magkaroon ng isang buhay na makulay, masaya. Hayaan natin silang mabuhay ng kumpleto. Ecclesiastes 12:2-7. Someday the light of the sun and the moon and the stars will all seem dim to you. Rain clouds will remain over your head. Your body will grow feeble. Your teeth will decay. And your eyesight fail. The noisy grinding of grain will be shut out by your deaf ears. But even the song of a bird will keep you awake. Darating daw ang panahon kung mabiyayaan ka ng mahabang buhay, lalabo ang iyong paningin. Hihina ang iyong katawan. Masisira at maglalaglagan na iyong mga ngipin at maaring mawalan ka pa ng paningin.
Yung napakaingay ng mga gulo sa iyong paligid na hindi mo maririnig dahil bingi ka na. Pero yung mumunting hiunin ng ibon, hindi ka makatulog dahil nadidinig mo. Sabi, ganun pag tumanda ka na. You will be afraid to climb up a hill or walk down a road. Your hair will turn as white as almond blossoms. You will feel lifeless and drag along like an old grasshopper. Hindi ito negative, hindi ito nakakalungkot, at hindi ka dapat magpalungkot. Sinasabi ang totoo, dapat paghandaan. At kung dumating na, wala ka dapat sukat pagsisihan. Hihina ka, matatakot kang umakyat, matatakot kang bumaba. Puputi ang iyong buhok. Tapos ngayon, yung mga young people, wala kang ginawa kundi kontrolin ang buhok nila. Anong gagawin nila sa buhok nila? Kukulayan ba nila o hindi? Pinapakailaman simbahan, pati kulay ng buhok. Darating ang panahon, magiging puti na yan lahat. Kahit ano pang gawin mo, wala na rin masyadong saysay. At para ka daw isang matandang tipaklong na nangihina na, na kinakagatan ng mga langgam, gumagapang, at tapos na ang iyong buhay. These are signs of old age, approaching the end of earthly life. And it should not make us feel bad about death. It should only prepare us to that inevitable reality. Huwag mag-aksaya ng sandali. Huwag killjoy ang mga bata, ang mga kabataan, ang mga middle age. Let them be who they are at that moment of their life. Then earthly life ends. We each go to our eternal home sa pagpapatuloy ng Ecclesiastes. And the streets are filled with those who mourn. Paglalamayan ka rin, ibuburol ka rin, ililibing. Kung marami kang pinakisamahan, marami makikipaglibing sa'yo. Maraming tititig sa iyong mukha at sasabihin din nilang, para lang siyang natutulog. Kung gano'n mo karaming beses sasabi yun sa iba, masasabi rin tungkol sa'yo. Kumisa naman, gusto mo lamang pasayahin yung namatayan, pero meron ba namang natutulog na nakabarong Tagalog? Kung sana nakapajama, may yakap na unan doon sa ataol, sa mo, ay, para lang natutulog. Darating at darating. The silver cord snaps. The golden bowl breaks. The water pitcher is smashed. And the pulley at the well is shattered. All pictures of death. And so, our bodies will return to the earth. And the life-giving breath returns to God. Yun ang konsolasyon mo. You return to God. Huwag kang sumama dun sa body na pupunta sa earth, kakainin ng mga bulate, ng mga mikrobyo, matutunaw. Kasi pag isinama mo dun ang emosyon mo, malulungkot ka sa kamatayan. Doon ka sumama sa espiritu na babalik sa Diyos, iwan mo yung katawan sa lupa. Kaya tayo nalulungkot pag may inililibing. Ang iniisip natin, ang inililibing yung tao, yung katawan lang niya yun, yung espiritu, bumalik sa Diyos. So, ang ipagluksa mo yung katawan, pero espiritu, ipagbunyi mo na bumalik sa Diyos. So, lalo ko ikaw minararamdaman na, malabo na yung mata, kung ano na nangyayari sa internal organ mo, may pain, mayroong mga sakit. Nakabubuti pa nga na malagot na yung hininga para yung pagnurusa ay matapos na at yung bulok na katawan na naghihirap ay bumalik na sa lupa, para yung espiritu mo makalaya na at bumalik na sa Diyos. Kaya hindi yun negative. Pero ito ang point, mga kapatid. Kanino bang ideya na ang Espiritu ng Diyos ay sumama sa lupa at magkaroon ng tao? Di ba ideya yun ng Diyos? Hiningahan niya yung lupa, nagkaroon ng hininga, naging living person. In other words, it is God's idea that His Spirit and flesh and soil and the ground and the dust will come together and create one living person. Ikaw yun, ako yun, tayo yun, mga kapatid. Therefore, magandang ideya ang lupa. Ang katawang lupa ay maganda kasi Diyos ang nagbigay nun. Dinamitan niya ng katawang lupa yung kanyang espiritu. Huwag nating masamain ang katawang lupa. Huwag nating masamain ang pagiging lupa. At huwag nating masamain ang mga kagustuhan ng katawang lupang ito kasi Diyos ang lumikha ng katawang lupa. At yun naman mga kagustuhan niya na sandali lang habang magkasama pa lang yung espiritu at yung lupa. Pero pag humiwalay ng espiritu sa kamatayan, edi tapos na rin ang mga kagustuhan ng laman, kagustuhan ng katawan. So habang magkasama pa yon, huwag mong ignorin. Do not demonize and do not trivialize the needs, the wants, the desires, the happiness, the pleasures of the flesh. Because it is God who gave you the senses
So, ideya din niya yan. Minasama lang ng mga religions later on, pinasama nila yung katawan. Sandali lang magkapisan ang katawan at ang espiritu. Samantalahin, nangyayari lang yon habang tayo'y buhay. Then people grow old and die, and earthly life could be lived only on earth while in earthly bodies. Nananampalataya ka sa Diyos, nananalig ka, faithful ka sa Diyos, pero huwag naman puro langit na lang ang atupagin mo ngayon. Atupagin mo rin yung buhay mo ngayon, yung katawan mo ngayon, yung reality ngayon, kasi nandito ka pa. Kasi nga, kung gusto ng Diyos na wala ka na dito, di aalisin ka na niya, pero habang nandito ka pa, assignment mo pa rin na maging tao, assignment mo pa rin alagaan ang iyong katawan at alagaan ang katawan ng iba. Pagka nalagot na ang hininga, doon na lang natatapos yon. It is in God's hands. Pero para pabayaan mo ngayon ang iyong earthly body, ang iyong earthly needs, ang iyong earthly happiness, pagtalikod yon sa kalooban ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng earthly life. So live as a dual person, as a dual citizen. Yan ang tunay na dual citizenship. Earthly and heavenly citizenship. Live as a body and a spirit. Because right now, you are. Do not demonize the earthly body. Tulad ng ginagawa ng maraming religious conservatives. Pinapahirapan yung katawan, sinasaktan, tinutusok, ginugutom, inuuhaw, dahil akala mo, paparusahan nila dapat yung katawan nila para matuwa ang Diyos. No, your body is a temple of the Holy Spirit. Whoever destroys God's temple, him also God will destroy. Your body should be taken care of. Huwag pag-awayin ang katawan at ang espiritu. Gawain yan ng maraming relihiyosong hindi nauunawa ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Why is there a usual condemnation of earthliness? Bakit ba minamasama ng maraming religious conservative ang pagiging makalupa? Well, history will tell us. And this idea does not come from God, not from Jesus, not from Solomon, but from conservative elements of both Christianity and Judaism. Christianity, and to some extent Judaism, were both influenced by a spiritual phenomenon of the first century known as Gnosticism. It is from the Greek word gnosis, meaning knowledge. Nung panahon ni Jesus, and some 100 years before him and after him, ang usong philosophy sa part na yun ng mundo, Greek philosophy. At ang Judaism at Christianity ay hindi nakaligtas sa influence ng Greek philosophy. At yung Gnosticism, it's a school of thought, it's a way of thinking, naka-influence sa mga early practitioners of Christianity and the later and latter practitioners of Judaism. Now, Gnosticism drew its core doctrine from Plato's dualistic contrast of the invisible world of ideas and the visible world of matter. Saan kumuha yung Gnosticism ng kanyang espiritu, ng kanyang kaluluwa? Doon sa paghahati ni Plato sa katotohanan between the visible and the invisible. Sa kanya, ang katotohanan ay dalawa. Yung invisible, yung mga thoughts, mga dreams, mga ideas, yung espiritu, invisible yon. At lahat ng visible, yung baso, yung plato, yung katawan mo, yung buhok, yung halaman, visible. And Plato's dualism created in Gnosticism a doctrine that equated matter with evil and spirit with good. Kay Plato, ang lahat ng bagay na nakikita, nahihipo, may timbang, nahahawakan, matter, masama. At ang mabuti lang ay yung spiritual things, hindi nakikita, hindi nahihipo, hindi nahahawakan. Minasama niya ang lahat ng bagay na physical. At doon ang galing ang ideya na minamasama ang katawan kasi physical. Minamasama ang mga gusto ng katawan, ang mga gustong ginhawa, gustong sarap. Minamasama. It's not from God. It's not from Jesus. It's not from Solomon. It's from Plato. Kaya lang nakahawa sa mga maging mga leaders and teachers of Judaism and even of Christianity. Out of this equation came two opposite modes of conduct. Dalawang uri ng tao at behavior ang naging bunga ng ganitong dalawang pananaw. Ascetism, the suppression of bodily passions because of their connection with evil matter. Yung naniniwala na ang banal lang yung mga spiritual na bagay at masama ang lahat ng bagay na physical,
sila yung naging mga ascetics. Sila yung mga hindi umiinom, hindi kumakain, hindi nagsusuklay, hindi naliligo, hindi nagpa-party, hindi nagsasaya. Kasi sa kanila, lahat ng bagay na yun ay masama. At maraming naging ganon. Yun yung mga nagkulong sa mga monasteryo, yung mga tumalikod sa sanlibutan, yung mga tumalikod sa lahat ng mga bagay na masasarap at magaganda, hindi lang sa Christianity, hindi lang sa Judaism, kahit sa Buddhism, kahit sa mga iba't ibang Eastern religions, may mga ganong practitioners, ascetics. At kahit sa mga paligid natin, mayroong pinaparusahan ng sarili nila, hinahampas, ipinapako, lumuluhod sa asin, sa bato, sa bubog, dahil masama ang katawan, dapat parusahan. Ascetism yun. It's a branch of Platonic philosophy. And extreme naman yung kabilang grupo na ayaw ng ascetism, sila yung nag-embrace sa libertinism or sensualism, the indulgence of bodily passions. Yun namang exaggerated na wala nang hangganan, lahat ng pwedeng kainin, lulunin, enjoyin ay ginawa na, makasama man sa kanila o makasama sa iba, ginagawa nila dahil iniisip nila, matter is only short-lived, sandali lang ang buhay, itodo na. Dalawang extreme, parehong hindi mabuti. Dahil ang mga anak ng Diyos, dapat balance ang pananaw. It resulted to the condemnation of earthliness and glorification of spirituality. At ngayon, malaking porsyento ng mga Kristiyano, ganitong pananaw, anything that is earthly is bad, only spiritual is good. Kaya walang iniisip kundi langit, puro pagtitiis, pagdurusa sa lupa, suspension of all pleasures, suspension of all delight and happiness, at sa langit na lang babawi. It is not from Jesus. That concept is Greek. A truly enlightened and God-respecting person will harmonize both the body and the spirit, not put them at war against each other. Maraming Christian theologians, ha? Ascetic ang point of view. Dapat nanunuri kayo pag may binabasa kayong Christian theologian, Christian teacher, Christian preacher, titingnan nyo, ay, ascetic yata ang point of view niya. Puro parusa sa katawan, puro pagdirusa, puro pagtitiis. Jesus, for example, did not deny and condemn the body. Jesus did not condemn earthly appetites. Ang tawag nga sa kanya ng mga ascetic, ng mga conservative, glutton and a drunkard. Masiba daw, matakaw, at palainom. Sa kanilang pananaw at panukat, si Jesus sobrang matakaw. Kasi nga laging kumakain, hindi nag-aayuno, kasi ascetic sila eh. Si Jesus was not. But Jesus was not practicing libertinism or sensualism as well. May balance siya. Pero lahat ng innocent fun, happiness, enjoyment, pleasure that does not cause you to harm others or to harm yourself was fine. Dapat naintindihan natin kung saan nanggagaling ganitong mga points of view. Ecclesiastes 12:9-12. I was a wise teacher with much understanding. Dinidiin niya. Ako matalino dito, ha? So, kaysa sa akin kayo makinig. I was a wise teacher with much understanding and I collected a number of proverbs that I had carefully studied. Then I tried to explain these things in the best and most accurate way. Words of wisdom are like the stick of a farmer uses to make animals move. These sayings come from God, our only shepherd, and they are like nails that fasten things together. Sinasabi ni Solomon, itong aking kinolekta mga salawikayin, inayos, tinipon, at ipinaliwanag ko sa pinakamalinaw na paraang kaya ko, itong mga salitang ito'y galing sa Diyos. In other words, napakahalaga ng mga proverbs ni Solomon, maring mas mahalaga pa sa maraming mga doktrina na itinuturang kung sino-sinong religious teacher ng kanyang panahon. Sabi niya, ito'y galing sa Diyos, ang kaisa-isa nating tunay na pastol. Proverbs, common wisdom, when filtered through wise assessment and examination, will prove to be wisdom coming from God Himself. At anong sabi niya tungkol sa maraming ideya, maraming katuruan, maraming doktrina? Verse 12, my child, I warn you to stay away from any teachings except these. There is no end to books, and too much study will wear you out. Yan, binabalaan kita, anak, lumayo ka sa napakarami mga doktrina, napakarami mga turo, napakarami mga bawal, liban sa makikita mo dito sa mga proverbs na ito. Ito ang mga salita ng Diyos para sa iyo, culled from the common wisdom of folks, of people who observe life from generation to generation and with godly given wisdom,
create these crystallized forms of knowledge and wisdom called proverbs. Ang dami-daming isms, ang dami-daming mga ideas, philosophies and doctrines, sabi ganun, magugulo ka lang sa mga yan, malilito ka, dito ka makinig sa mga proverbs na sinasabi ko sa iyo. Sabi niya, walang katapusan ang paglimbag ng mga libro at ang sobrang pag-aaral, magagasgas ka lang, mapapagod ka lang. Sa dinami-rami ng pinag-aaralan mo at kung ano-ano, natututo ka lang na maging judgmental, maging self-righteous, maging mayabang, sabi ganun, umiwas ka sa mga yan. Solomon says, these proverbs are all that really matter. And these are proverbs that set free from needless imprisonment. These are proverbs that make you enjoy life to the fullest and maximize your godliness and spirituality while honoring your earthly existence. So for the meaning and conduct of life, sabi ni Solomon, do not overstudy. Do not overthink. Do not over-spiritualize. Do not over-theologize. At hindi ba ganyan na nangyayari sa mga taong sobrang mag-aral? Ang ending, bangayan. Awayan ang awayan. Kung ang baptism ba ay immersion, sprinkling, o pouring. Awayan ang awayan kung gaano kahaba ang damit dapat ng babae, ang buhok. Awayan ang awayan kung ano dapat ang kakainin sa Lord's Supper. Gaano karaming harina ang ilalagay doon? May lebaduro ba o wala? Awayan ang awayan kung ang music ba dapat ay modern o makaluma. Sabi ganun, don't overthink. Hindi yan ang mga bagay na talagang mahalaga sa buhay. Religious doctrines lang mga yan. Sabi, the true wisdom of God comes from these proverbs. Observe them and you will have a life that is full. And do not be overly correct. Diba? Don't be overly righteous. Kung old na, sabi ng iba, paano yan? Matanda na ako. Paano ko ibabalik ang lahat? Well, continue to be alive, continue to be full of life, and as much as possible, be youthful in attitude. Hindi naman talaga sa edad lang nakukuha yan. Ecclesiastes 12:13-14. Everything you were taught can be put into a few words. Sabi niya, ang dami-daming doktrina, ang daming katuruan, ito lang ang tandaan nyo. Respect and obey God. This is what life is all about. God will judge you and judge everything we do, even what is done in secret, whether good or bad. So, panakot ba ito? Sasabihin sa'yo, enjoy life, tapos fear God? Ang sinasabi niya, you know, real respect for God is this, to do good and not to do bad, both of them. To think of heaven and to think of earth. To gather for yourselves treasures in heaven, but don't be poor here on earth. To also be rich, full of life, here on earth. Here and there, both could be heaven to you. Kaya ang tao, pagka hindi makalaya ang kanyang isip, na-oppress siya lagi ng guilt, na-oppress siya lagi ng mga feeling of imperfection, feeling na hindi, of inadequacy, meron kang hell na bit sa buhay mo wherever you go. Kasi mabigat na rin yan. So hell or heaven, while they are there in eternity, can also be in your life right now, depending on your attitude. Kaya dapat talaga magbago ng pag-iisip, makalaya sa mga maraming tali na inilagay ng maraming tradisyon. Respect and obey the designer of life, who is God. Respect and obey the design of life for enjoyment of God's graciousness. And here, judgment will be on how much you respect and obey the Creator. By respecting or obeying the Creator, in this life, you will have reward or punishment. Yun na ating tinatamasan, nararanasan araw-araw, reward or punishment yun, dapat nating alamin. Yung reward and punishment, hindi lang yung naghihintay sa kabilang buhay, nangyayari na yun din dito. So pag tama ang ginagawa mo, nare-reward ka na rin. Meron kang mga fruits, meron kang mga pleasures, meron kang happiness, meron kang joy. Pero pag mali, hirap ka, gipit, ilang na ilang, sakal na sakal, huwag ka na maghintay ng hell in the next life dahil yun na ang advance payment. Dapat suriin. Judgment is really how you benefit from and enjoy life now and in the next life. So, balansehin ang pananaw. Huwag lang lagi yung future. Do not get confused with and by many doctrines, according to Solomon. Stick to the most basic lesson. Respect and obey God. And this teaching should be applied and connected to youth.
to old age, to life. So respects God's design of the body, of the mind, of the seasons, of time. Lahat yan nilikha ng Diyos. Kailangan katugma ka sa galaw, sa kilos, sa rhythm. Hindi baligtad kasi saliwa, asiwa, mali, mahirap. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. So yung panahon mo, kapatid, huwag mong i-impose sa iba. Ano ba? Panahon mo ng pagmumuni-muni. Siya panahon ng pag-iingay. Eh magmuni-muni ka, hayaan mo siya mag-ingay, lumayo-layo ka. Panahon mo halimbawa ng pagtitipid, eh siya panahon niya ng shopping. Huwag mo siyang pigilin dahil panahon niya ng shopping. Ikaw, magtipid ka, panahon mo yun eh. May kanya-kanya tayong panahon. May panahon ng lungkot, malungkot ka. Matatapos din yan. May panahon ng saya, magsaya ka. Dahil mawawala rin yan. Kung anong nandyan, doon ka sumakay para hindi ka mahirapan. Huwag kang lumangoy ng laban sa agos. Umaagos ang buhay and God is the author and the creator of life. It is also human to go through all types of feelings and emotions at times. May panahon na nai-inlove ang tao. Siyempre, pag nai-inlove, hindi masyadong wise. Meron naman na panahon ang wise-wise mo. Ibig sabihin, wala kang love nun. Meron ba namang wise na may love pa sa bahay? Oh, bihira yun, ha? Himala yun. Galit ka sa nai-inlove. Ay, hindi ka naman talino. Siyempre, in love siya. Medyo nabubulagan. Panahon niya yun eh. Dahil kung lagi ka namang dilat, mulat at matalino, hindi ka na may in love, wala ka nang mamamahal. Kailangan medyo magbulag-bulagan ka talaga para ma-in love ka. May panahon ng katalinuhan, may panahon din ng kakulangan nun. Lahat yan kasama sa totoong buhay. Do not deny, bypass, and demonize, and do not even idealize time. Time happens whether you like it or not, so you better like it. Huwag labanan. May oras talaga para sa lahat ng bagay, sa bawat bagay. Kailangan lang makiramdam, sensitive ka. Ano bang oras ngayon? Ay, oras na para kumain. Eh, di kumain ka. Ano bang oras ngayon? Oras para matulog. Kung baligta rin, kasi mahihirapan ang iyong buhay. At huwag masamain ang panahon. Huwag masamain ang uso. Hindi ko mo classic, tama. Hindi ko mo uso or bago, mali. Dapat bukas ang pananaw. So live according to time, space, and bodily realities. Yung katawan natin, yun ang nagde-define kung anong buhay natin, anong papel natin sa mundo, saan tayo magiging mabunga, at saan tayo magiging makatuturan. Gano'n ba kahaba ang buhay? Iba-iba naman ang haba ng buhay, pero merong standard. Psalm 90, verse 10. We can expect 70 years, or maybe 80, if we are healthy. But even our best years bring trouble and sorrow. Suddenly, our time is up, and we disappear. Yun ang katotohanan. Hindi dapat katakutan o ikalungkot. Dapat paghandaan. Sabi, pwede mong asahan na baka mabuhay ka ng 70. O kung malusog ka, baka maka-80 ka. Yung ganon. Yung iba naman, sobrang bonus na. 150 na, buhay pa. Diba? So, iba-iba. Pero sabi, normal standard, 70 to 80. Pero kahit na sa healthy and helpful years mo, may problema ka pa rin. May lungkot ka pa rin. So, yung ganun, life has always trouble and sorrow. So, ang lesson, whenever you can, enjoy. Because you cannot always enjoy even if you want to. Pag may pagkakataon, magsaya. Huwag mag-kill joy. Pag may masaya, huwag mong palungkutin. Hayaan mo sila magsaya. Kasi malay mo, ngayon lang sila sumaya, 3 taon na pala silang malungkot, tapos pipigilin mo pa ngayon. Samantalahin ang pagkakataon kasi maraming hirap, hapdi ang buhay. Ang buhay may expiry. May nakalagay na best before whatever, anong date. So gusto mo magsasayaw, siguro best before 70 or 80. Kung 90 na, doon ka magsusumba, medyo siguro iindak-indak ka na lang ng konti dahil hindi na masyadong pwede. So kung palampasin yung panahon na pwede pa, tapos ngayon, aarte-arte ka dyan, ayaw mo, sayang.
Pag wala namang masama, wala kang ninanakaw, inaagawan, pinapatay, edi gawin mo. God wants you to enjoy life at the right times. So enjoy life. Enjoy every season of life. Kung manunuri tayo mga kapatid, mag-iisip talaga at mananalangin, kahit mga panahon ng lungkot, ng pagluluksa, ng kabiguan, ng kahirapan, meron din siyang malalim na joy na pwede mong mahukay kung talagang mananalig kang meron pa rin na blessing yon. While on earth, live your earthly life to the fullest. While in the body, be and get physical. Delay old age because you have all the time in the world to be old. And even eternity, heaven can wait. Nasa lupa ka pa, maging totoo ka at mabuhay ka bilang isang taong nasa lupa pa. Sabi ni Solomon, Proverbs give you the best philosophy and the best theology. You better believe him. God gave him the highest, the noblest, the best level of intelligence and wisdom. Ngayon mga kapatid, hindi lang yun ang point. Help others, enable others to enjoy life. Lahat ng taong nasa ilalim na inyong kapangyarihan, impluensya, allow them to be happy, allow them to enjoy. Huwag niyong ipilit yung lifestyle niyo sa kanila. Sila ay hindi kayo, kayo ay hindi sila. Iba ang gawa ng Diyos sa kanila sa pagkakagawa sa inyo. Huwag nating dahil lang may kapangyarihan tayo, igigiit na natin yung gusto natin sa buhay ng iba. Allow them to enjoy life. And then let's all meet our Maker when that happens. Psalm 90 verse 12, teach us to use wisely all the time we have. Dear Lord, thank you for time. Salamat at ang oras na magkasama ang katawan namin at espiritu ay hindi mahaba, hindi maiksi. Tama lang, kasi kayo ang nagdidisenyo. Turuan nyo lang po kaming huwag mag-aksaya ng panahon. Kung nandito kami, nandito, huwag mag-isip na dapat nandito kami sa ibang lugar. At pag nandito naman kami, isipin namin, dapat nandito kami sa lugar na ito. Hindi na kami mag-enjoy kahit kailan, kahit saan. Pag hindi kami tumutugma sa panahon at sa okasyon. Teach us, Lord, to number our days so that we may live a righteous life, a life that is balanced, a life that is godly, and at the same time respectful of the fact that you made us humans, that we have bodies, we are in the flesh. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating pang-araw-araw na buhay, pati sa pakikasalamuha natin sa kapwa. At nasa gayon, ang karunungang ibigay ng Diyos kay Solomon ay matamasa at mapakinabangan nating lahat. Lord, teach us to learn from Solomon how to live life, how to maximize life, and how to glorify you while we are here in our earthly bodies. Be alone with the Lord in silent reflection. Aming Amang mapagmahal, patuloy ka naming pinupuri sa pagkakataong ito. Muli, nagpapasalamat kami sa pagpapaalala mo kung paano papahalagan ang pahiram mong buhay sa amin. Ama, turuan mo po kami na mamuhay ng matiwasay at masaya para sa kaluguran ng iyong pangalan. Sa sandaling katahimikan, patuloy nating kausapin ang ating Panginoon. Ama, itinataas namin ang aming mga handog. Baspasan mo po ito para sa ikalalago ng iyong kaharian dito sa mundo.
Lahat ng ito ay aming tinataas na may pagmamahal sa tanging pangalan ni Jesus. Just as I am, you welcome me. With open arms, how can this be? My guilt is undone, my past is untethered. I'm loved by you.
are changing everything. You are changing everything. I believe it, I receive it. You are changing everything. You are changing everything. You are changing everything. I believe it, I receive it. You are changing everything. Disappointment in your eyes. There is no shame, there is only pride. I am loved, Father, I'm loved by you. There is no distance in your embrace. Over and over again you say, I'm loved by you. Oh, I am loved, Father, I'm loved by you. Ama, marami pong salamat sa liwanag na inyong ipinamahagi sa bawat isa sa amin. Dagdag na lakas po at inspirasyon na naman ang aming tinanggap mula sa inyo. Muli po, O Diyos, sama-sama namin kayong pinasasalamatan at sa aming personal na pahayag ng aming mga pasasalamat, amin pong inilalaan sa inyo ang aming mga personal na mensahe mula sa puso. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos, panghawakan niyo ang katuparan ng kanyang mga pangako at ang kaganapan ng kanyang kabutihan sa inyong mga buhay. Ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus.